Hi everyone! Welcome to Silly Tech Reviews. So meron na naman ako guys ipapakita sa inyong additional option kung naghahanap kayo ng isang entry-level phone. At ito guys yung Oppo A12. Alright, yes guys, alam kong medyo late na yung review na ito kasi medyo matagal na rin tong entry-level phone na to from Oppo. Pero dahil sunod-sunod guys yung paglabas ng mga entry-level phones ngayon, minabuti ko na rin guys na i-review itong unit na to. Okay, so kagaya na sinabi ko guys, entry-level phone to. So ang price ito ngayon guys sa Lazada ay 6,920 pesos. So nandun talaga siya sa range ng mga na-review na nating entry-level phones o mga budget phones sa ngayon. Okay, so before tayo mag-start guys sa review, syempre unbox muna natin. Okay, so makikita natin dito sa harap ng box ng Oppo A12, yung mismo itsura ng A12. Pero hindi guys, ito yung kulay na nandito sa atin. Dahil kung titingnan natin yung likod, flowing silver yung meron tayo dito. At sa top part ng likod, makikita natin yung apat na top features ng Oppo A12. Pero mamaya na natin pag-usapan yung specs. Okay, open na agad natin yung phone. Okay, pag-open natin guys, kagaya pa rin ng dati, meron tayong document sleeve. Na sa loob, merong jelly case, documentations, at syempre, SIM ejector tool. Okay, ito na guys yung Oppo A12. Nanggalin natin sa plastic. Okay, wow guys. Nung una ko talaga nakita to, napawaw talaga ako kasi ang ganda niya. In fairness sa kanya, ito yung pinakamagandang entry-level phone na nakita ko pagdating sa design na. Ang social niya tingnan, tapos itsura nung design niya guys sa likod, parang satin cloth, yung ganun-ganun yung feeling kapag tinitingnan mo siya. Tapos may nabubuong letter S kapag iniiba mo siya ng angulo. At sa ilalim ng box, makikita natin yung micro USB cable at charging brick. Okay, so ito yun guys, okay, tayo naman, diba? Sobrang ganda oh. Ganda talaga yun sa personal. Nabilib ako sa design ng Oppo. Actually guys, sa totoo lang naman, pagdating sa design ng phone, isa yung Oppo sa nangunguna talaga sa market pagdating dyan. Magaganda yung mga design ng mga phone nila. Katulad nung sa mga Reno lineup nila, magaganda yung design. Tapos yung flagship nila na Find X2 Pro, ang ganda rin ng design nun. So kahit sa entry-level phones, talagang minemaintain ng Oppo yung ganda ng design nung kanilang phone. At ganun din dito sa Oppo A12. Okay, so tingnan muna natin guys sa malapitan yung design ng Oppo A12. So dito guys, sa gilid, makikita natin yung SIM ejector tool. Tapos yung volume rockers, nandito na din. So tingnan natin yung kanyang SIM ejector tool. Ito guys, so yun, panalo din. Kasi meron tayong dedicated micro SD card slot plus dual SIM. Sa kabilang side naman, yung ating power lock button. Dito naman sa taas, yung ating audio jack, microphone, micro USB port, at speaker grill. Sa likod naman guys, nandiyan yung ating fingerprint sensor, dual camera setup, at LED flash. At syempre guys, dito sa harap, yung kanyang selfie camera na nasa loob ng isang notch. O nga pala guys, good news kasi bukod sa meron na tayong jelly case, meron pa tayong screen protector na naka-install na. So, dito guys, malaki yung lamang ng Oppo dun sa mga entry-level phones na na-review na natin before. Kasi yun yung nawawala sa mga na-review na natin, jelly case. Yung iba pa nga, wala ng jelly case, wala pang screen protector. Pero ito guys, sa Oppo, kumpleto. So, nabilib ako pagdating sa presentation guys. I call it presentation kasi parang sa mga restaurant, diba? Kapag hinain nila sa'yo, minsan kompleto, minsan hindi. So parang ganun din sa mga phones. At lastly guys, sa kanyang design, i-check na rin natin kung okay ba yung speed ng kanyang conventional fingerprint scanner dito sa likod. So lock natin. Okay. Merong delay guys ng kaunti. Siguro half a second yung kanyang delay. Kasi pag, ayan o, pag lagay ko ng aking finger, agad. Alam mong na-read niya kasi tumunog eh. Pero hindi agad nagbubukas yung display. Ayun. So, merong mga half a second delay. Okay, so dun tayo guys sa display ng Oppo A12. So, meron tayong 6.22 inches IPS LCD 720p 270 ppi. Pagkatapos guys, ang maganda dyan, protected pa yan ng Corning Gorilla Glass 3.
Ngayon guys, pagdating sa quality ng display nitong Oppo A12, hindi ko pa rin masasabi na siya yung nanguna pagdating sa mga entry-level phones na na-review na natin. Kasi may nakikita pa rin akong konting-konti o napaka-slight na yellowish part dun sa baba. Although hindi ganun kalala, pero meron eh. Pero konti lang. At in fairness naman guys, kahit na 720p lang to, mapansin nyo rin naman dito sa video na napaka-acceptable, more than enough, yung quality ng video or display nitong Oppo A12. Okay, so tapos na tayo guys sa display. Next naman guys, ay yung kanyang performance. So meron tayong ColorOS 6.1 on top of Android 9.0. Okay, with all honesty guys, sa lahat ng entry-level phones na na-review ko so far, parang ito yung behind the behind pagdating sa software or sa operating system. Kasi naka-Android 9.0 pa lang siya. At dinouble check ko guys, kung kailan to na-release. April lang, April 2020. So ilang months pa lang yung nakakaraan guys. Mula nung na-release itong Oppo A12. And yet, hindi pa naka-Android 10. So, nakaka-disappoint. Although, meron naman ako na-receive ng mga software update pagkatapos kong i-setup to. Pero mga security patches lang, tsaka ilang mga fix. Hindi pa rin major update pagdating sa OS. Pero in fairness naman dito guys, sa ColorOS 6.1, natuwa naman ako kasi full of features talaga itong ColorOS. Maganda siya actually. Maganda yung itsura pa rin ng ColorOS 6.1 kahit medyo outdated na talaga. So, sa tingin ko, kung ikaw yung tao na naghahanap ng budget-friendly na phone pero punong-puno ng features, magugustuhan mo yung ColorOS 6.1. Pagkatapos guys, pagdating naman sa chipset, meron tayong MediaTek Helio P35 12 nanometer. Okay, so baka sabihin natin guys, or isipin natin na, again, behind na naman yung Oppo A12 pagdating sa chipset. Kasi mga nakikita natin G25, G35 sa mga ganitong price segment. Tapos ito P35 lang. So may difference ba siya pagdating sa G35? Well, almost the same sila guys. May mga article nga na nagsasabi na rebranded chipset lang ang G35 kasi same architecture sila ng P35. Same sila ng clock speed. Same silang 8 core. At same din yung clock speed ng kanilang GPU. So, anong difference yung makikita natin sa dalawa? Okay, in a nutshell guys, yes, may konting-konting improvement yung G35 compared sa P35. Kasi yung G35, mas battery efficient at mas focused yon sa gaming. Pero pagdating sa daily performance guys, sa mga social media, pag-browse sa mga social media apps, media consumption, videos, ganyan, wala kang magiging problema sa P35. So, para sa akin guys, okay na okay yung chipset nitong A12. Yung OS lang talaga, which is Android 9, ang pinaka-downside mo dito. Pero sana naman magkaroon ng major update itong Oppo A12 in the future. Okay, so ngayon naman guys, i-check natin siya sa AnTuTu Benchmark. Okay, so total score guys na nakuha natin ay 95,007. Okay, hindi ito yung pinakamataas na nakuha natin sa isang budget phone, pero pwede na. At hindi rin tayo guys masyadong mag-expect pagdating sa gaming performance kasi hindi talaga game-focused yung chipset ng Oppo A12. Pero ito guys yung gameplay niya sa Asphalt 9 at saka sa NBA 2K20. Ngayon, pagdating naman guys sa camera, meron tayong dual camera setup, 13 megapixels, 2.2 aperture, at depth sensor na 2 megapixels, 2.4 aperture. Makikita nyo naman guys dito sa sample images na acceptable din yung quality ng photos ng Oppo A12. Okay, before tayo pumunta sa battery guys, gusto ko lang sabihin na nakakatawang isipin lang ano, na sa panahon natin ngayon, kahit yung mga entry-level phones, ang ganda na rin ng quality ng mga photos na kaya nilang kunan. Hindi katulad nung mga 3 years ago, mga ganitong price segment, hindi talaga maganda yung camera. So, blessed tayo na ganito na yung technology ngayon. Okay, so doon naman tayo guys sa battery. So, meron tayong 4,230 mAh na capacity dito sa Oppo A12. At ito guys, sinukuha natin result gamit pa rin yung PC Mark, naka-off yung auto brightness,
at naka 50% brightness tayo, meron tayong 11 hours, 12 minutes na screen on time. Not bad actually. Sa charging time naman guys, mula 17% to 100%, inabot lang tayo ng 2.3 hours. Okay, ulitin ko lang guys yung price itong Oppo A12. 6,920 pesos sa official flagship store ng Oppo sa Lazada. Okay, so kayo na guys, bahala mag-decide kung anong entry-level phone yung pasok talaga sa needs ninyo. Kasi makikita nyo naman na kahit magkakapareha sila ng price gain sa market, may kanya-kanya silang mga unique features na wala dun sa ibang entry-level phones. Hindi ito yung may pinakamagandang chipset, may pinakamagandang camera or battery life, pero maganda yung design at saka yung display. Okay din naman yung battery life niya. So magandang option din to guys kung naghahanap kayo ng solid na entry-level phones. Pero again guys, kung pipili kayo ng phone, consider palagi hindi lang yung pros kundi yung cons. So, palikan nyo yung mga nasabi ko kanina, mga cons ng phone ito para ma-sure nyo kung ito ba talaga yung dapat nyo bilhin. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to subscribe at i-click na rin yung notification bell at i-like yung video na to guys kasi marami pa tayong paparating na videos at reviews. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa samatsaring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.